Kumusta mga ka-gadget? Ang tanggap ko ngayon, Nova 3i. Problema niya, ganyan, at saka FRP. So, yan, madali nang tanggalin yan. Ang gawin nyo lang, hold nyo yung app, then power key. Hold nyo ng app, tsaka power key. Bitawan nyo yung phone. Yung power button, pag namatay, automatic mabubuhay po yan. Tapos yun, automatic na yun, dire-diretso na. So, tanggalin muna natin yung FRP. Mamaya sa video ko, ituturo ko kung paano siya, kung paano mawawala yon. Kasi, yung problema na yon, problema yan doon sa pag-update nyo na putol-putol yung signal. Hindi siya nagtutuloy. Kaya nagkakaroon ng bug yung software. So, dito, ang gagamitin natin is Octoplus FRP dangle at saka USB connector na micro and computer, pwede ring laptop naka Windows type. Ang kailangan nito, kailangan naka passport mode siya. Passport mode, kung paano, hold nyo yung up tsaka down na volume keys, then salpak nyo yung USB, trigger nyo yung power ng paulit-ulit, then pagbuhay nyo automatic, naka passport mode na yan. Buksan natin si Octoplus tool, tapos sa brand name, select nyo si Huawei. Then, sa model, select nyo si Nova 3i. So, yan. Nag-passport na. Automatic nag-run na si Octoplus. Antayin nyo pong matapos yan. Wala. Nag-error. Huwag kayong mabahala kung mag-error yun. Re-open nyo lang uli si Octoplus, then run. Ganun lang uli. Select nyo yung model, Huawei. Select nyo yung brand, Nova 3i. Then hit nyo yung reset FRP. Pagka-reset nyo ng FRP, magre-restart yung phone. Nag-restart ng phone. Yun. Wipe data nyo lang. Para mag-okay na siya. So, yan, nagaganyan uli. Ganun lang uli ang gagawin. Volume up, then power key. Automatic mamamatay yung phone. Tapos, magpa-power start. So, mga ka-gadget, paalaala ko lang po uli. Please subscribe my channel. Share my video. Invite your friend to subscribe my channel. And please like my video. Click notification bell. Para po sa mga bago kong video, automatic na papasok po yan sa YouTube nyo. Sa YouTube account nyo at sa Gmail account.
Yun lang po. And syempre po, panoorin nyo rin po yung video ko para okay na okay. Yan, type nyo factory reset, then type nyo yes para do sa password. Then antayin matapos yung phone para mag-reset siya. After reset nyan, okay na po yan. Configure nyo na lang. Kahit hindi nyo na-connect sa wifi, automatic po yan. Magagamit nyo na po. Ngayon, yan, antayin nyo po matapos yung buffering ng sa Maui niya. Para after noon, tapos na po yan. Yun. Yung kanina, yung tinuturo kong error kanina, no, mga kagadget, no, ang gagawin lang po natin doon is pag natapos nyo na i-reset yung FRP at may ganong error pa rin siya, ang gagawin nyo, punta po kayo sa settings, about, open nyo po yung sa build number, click nyo po ng 7 times, then open nyo po yung USB debugging and OEM. Kung walang OEM, i-leave nyo lang po. Basta buksan nyo lang po yung USB debugging. Then pag nagkabukas na po siya, back nyo po, punta po kaya sa Wi-Fi. On nyo po yung Wi-Fi. Pag naka-on connected na yung Wi-Fi, punta po kayo sa software update. Then sa software update po, sa software update po natin, i-click po natin yung pag-update. Then pag-update na po yung unit, pag nagra-run na po yung update, wag nyo pong i-pause or wag nyo dadalhin kung saan mahina yung internet connection nyo. Dahil magkakaroon din ng bug yan. Antayin nyo lang matapos. Kung mabilis ang connection nyo, mabilis yan. Hindi ko na siya kinunan kasi nung in-update ko siya, dahil nasa SM ako, almost 3 hours ang inabot niyan. Kaya hindi ko na siya kinunan. Sobrang bagal kasi ng internet sa SM. Hindi ko alam kung meron niyang tawag dito. Ano bang tawag doon? Basta yun na yun. Kalimutan ko yung tawag. Kaya mahina yung net namin. So, yan. Waiting na lang tayo para mag-boot up siya. Nasa initializing pa lang siya. So, pagka-boot up niyan, config, next yun lang hanggang sa mag-okay. So, eto na. Paalala na ako uli. Tips para doon sa customer na please po, kung sakasakali pong magpapagawa po kayo ng unit at nakapag-campus kayo sa iba at kung mura po yung singil nila at pumunta kayo doon sa ibang technician, kung mahal ang mas mahal ang singil ng technician, wag nyo na pong sabihin, wag nyo na pong ikumpara, kumbaga respeto lang po para dun sa technician na mataas ang singil at dun sa technician na mura maningil. Tandaan nyo po, ang technician na mahal na maningil skilled po yan. Ibig sabihin, matagal na pong nagre-repair yan. Matagal na pong nasa industriya ng pagre-repair yan. Doon naman po sa mura maningil, after niyang magawa yung unit,
kayo na rin po ang bahalang humusga. Kasi may kasabihan nga tayo, kung sa product na binibili natin, kung mahal, matibay. Kung mura, ano po ba ang resulta? Tama po ba? Parang China versus US. Product ng China at product ng US. Kung saan yung matibay, dun sa mahal. Kung saan yung hindi matibay, dun sa mura. Almusal ko? Ano? Goreng. Oo, pasok ako. Maliligo na ako eh. Pasok ako, natatapusin ko lang tong vlog. Alam mo na may na-edit yung video, salta na salita. Ayan po, yun na yung tip ko po sa inyo na kung masyadong mataas yung presyo, eh, i-grab nyo na po yun. Sayang, pag nalampasan nyo kasi yun, ako. So, yan na. Nag-put up na siya. Kukontig natin. Select nyo lang po yung English. Then, yung country kung saan nararapat. Kung saan po kayo nararapat. Kung kayo nasa Germany, nasa Italy, kung anong lingwahe nun, select nyo lang po dun sa phone. Then, next, lagyan nyo ng checks. Yung check, lagyan nyo ng check yung dalawang ano, para maka-next, then more, next, agree, next, set up new device, then next, not now, next, ayun, start up na po siya. So, yun o mga gadget, okay na po siya. So, yan, yung kaninang nakikita nyong error, nangyayari yan, pag pinatay nyo yung unit, babalik siya. So, gaya nga na sinabi ko, i-update nyo lang po yung unit sa latest update para mawala yung bug na yun. So, yan. Punta kayo sa developer option. Then, tab nyo yung build number ng 7 times. Pag open na ng developer option, balik po kayo ng balik po kayo ng settings, then hanapin nyo po developer option, i-on nyo po yung OEM unlock and yung USB debugging. Kung walang OEM unlock, leave nyo na lang po. Okay na po yun. So, malapit na matapos ang video ko. Sana naintindihan nyo. Bye!